Okay, Idol, nag-viral po ito sa social media. Yung bata nga, nag-viral po na kinuhanan daw po siya ng mga paninda. So, nandito po sa ating studio si Marlu Durian Jr. Ito po yung anak na 12 years old. At si Marlu Durian Sr. Ito po yung tatay, Idol. Sige. Ito yung bata na umiiyak dahil kinuha yung kanyang panindang prutas. At ang sabi doon sa viral photo, mga traffic enforcer daw ang kumuha. Pero may nakausap tayong taga-barangay. Nag-imbestiga raw sila at hindi raw nila mga tauhan. Yeah, kumusta ka? Buti lang po. Ayun, nakangiti na siya. Yan, palakpakan mo. Yan ang gusto ko. Diba? Yan ang gusto ko, nakangiti na. Okay. Ayan. Saya-saya, ano ha? Okay. Good afternoon. Oh, may kasama? Mga taga-barangay. Yes po, sir. Ayun, may maganda, kompleto Ricardo, si Ika nga. JR, ano ba nangyari doon sa picture na umiiyak ka at inagawang ka ron ng paninda? Dumadaan po ako sa kanila, no, pisto. Umiiyak muna ako nila pag paninda ko. Dinampot ang paninda ko. Sino nagdampot? Ang traffic enforcer. Traffic enforcer? Opo. Tsaka pinagpasapasa po ang paninda ko. Kinuha yung paninda mo tapos pinagpasapasahan. Ano yung mga paninda mo? Mangga po. Saan banda itong lugar? Pituwason. Sorry tay ha, medyo pitikin kita ng konti. Bakit yung anak mong pinagtitinda mo at hindi ikaw? Dapat nasa paaralan tong bata. Eh, sa sunod na doon si Magara po. Pero bakit siyang pinatinda mo, ba't hindi ikaw? Nagtinda naman po ako doon sa may Arayat. Ah, dalawa kayo. Oh, okay, sige, lagi para makatulong naman. Sama, oh. Naghiwalay kayo para may kanya-kanya kayong customer. That makes sense. Okay. Ano nangyari sa paninda mo? Nasaan na yung paninda niya? Wala na? Wala na. Tinapon? Hindi. Apat na balot ang nawala. Apat na balot na wala? Apat na balot. Ilang balot ba yung tinitinda mo? 15. Anong nangyari doon sa apat na balot? Yung isa daw nakita niya, sinabi dito sa ano. Aircon sa may pusas. Binulsa? Hindi. Sinabi sa may lagay ng pusas. Yung isa doon sa mga enforcer, sinabit doon sa kanyang bulsa, sa na may posas. Apat daw eh. Ako po yung guard po, Kali. Doon okay. Po sa barangay Socorro. Bali yung BPSO po, pinag-turn order po sa akin yung bata. Okay. Ngayon, kinahanan ko po siya ng statement. Yes, ma'am. So, totoo yung sumbong na bata? Opo. At bakit ito ginawa yon ng mga enforcer? Ano yung mga traffic enforcer? Opo, bali sa Starline Agency po sila. Ay, ito, mga traffic enforcer nga sila, mga naka-uniforme. Okay. Pasensya na, sir. Ang lalaki ng katawan ninyo, hindi na kayo nahiya, agawan nyo itong, ng paninda, itong bata, paslit, na gahanap buhay ng maayos. Ba't nyo ginawa yun, sir? Eh, nung pong time na yun, sir, parating po ako, dun sa galing ako sa EDSA, kaya huhupa lang po ng traffic. Okay. Apo, nadatnang ko lang po sila, na si itong kasama ko, na kausap itong si JR. Okay. Nung time na yun, sir. Huwag ka matakot, boy. Okay, natatakot to, nangingiling. Hindi, huwag ka matakot. Nandito ka na sa akin, promise. Walang mangyari sa'yo, okay? Nagkaroon to ng trauma to. Nanginginig tong bata. Proprotektahan kita. Walang mangyari sa'yo, okay? Eh, nung natatnang ko nga po si Low, nakausap nga yung bata, si JR. Mm. Eh, ngayon, nasabi, umihinga daw po sa pader. Na pag nabiro-nabiro-biro na itong mga to, okay. Paano po yung nangyari sa kanila ngayon at kararating ko nga lang din po nun, sir. Sige, umihi ka ba sa pader? Di sa pader sa mga, no? Okay. Sige, granting sir, umihi sa pader. Bata yan eh. Apo. Wala siyang kaalam-alam sa mga batas natin. Ano nangyari? Nung makita niyo umihi sa pader, eh bakit po pinag-initan yung paninda niya? Eh, sila pong naabutan okay, ko, sir. Sir, dapat ang ginawa mo, tamang proseso doon, is pinagsabi niyang bata, o may ordinansa, bawal ang pag-iisa pader, then inirefer sa barangay, and then si barangay, tatawagan yung kanyang mga magulang para pag mag-usap-usap tungkol doon sa violation niya. So, bakit niyo po sir pinag-initan yung paninda? Ang layo naman yung pag-iisa pader sa paninda. Hindi ko naman po yun, sir, pinag-initan. Ano lang. Parang biniro ko lang ba siya, tapos sinabihan ko siya, next time, pag-ihi ka, huwag ka nandyan, ha. Tapos kinuha ko yung paninda niya, ayaw niya. Tapos sabi ko, para makaihi ka ng maayos, tanggalin mo yung paninda mo, tungtong mo dito. Tapos yun, pagdating niya, inano ko siya, sabi niya, bilangin mo yung mangga mo, pag umalis ka, baka sabihin mo, kinuha namin. Sabi niya, oo, tama na, sayo-sayo pa nga siya, sir, eh. Tapos ikaw, next time, pag-ihi ka, dun ka sa kabila, ha. Sabi niya, opo, sir. Ngayon, pagkaano niya, nung bumalik siya, wala na po ako, sir. Idol, umalis na po ako. Apat ang nawawala? Apat. Sinong kumuha? Turo mo, sino sa kanila? Ang isa, tinawag sa... Itong naka-t-shirt na puti? Opo. Nilagay niya yung mangga sa likod? Opo. O, sir, bakit mo siniksik sa may likod mo yung paninda niya? Ay, yung paninda po na yun, sir, eh, hindi ko naman po na-ikon yun.
Ayan ang sinabi niya. Sinabi niya. Anong ginawa niya doon sa paninda mo? Inilagay po sa likod. Okay. Apo. Nagbibiro po. Nabibiroan lang. Binibiro. Bakit mo bibiroan yung bata? Bata isip ka ba, sir? Ay, hindi naman po. Oh, bakit mo gagawin sa bata yon? So, kung ganun po, sir, andito po kami, sir, sa himpilan ninyo, sir. Kung pwede po sana, humihingi po kami ng dispensa sa nagawa po namin, sir. Sana po, mapatawad nyo kami. Sir, JR, humihingi kami ng sorry sa iyo. Kung ano man yung mga nagawa namin pagkakamali sa iyo. Sana naman, bigyan mo kami ng isang chance pa na huwag naman na may kon namin sa iyo na hindi na namin ikaw ay bibiruin. Kung ano po yung nawawala, willing lang po kaming ibigay. Sana sir, yung nga po pakiusap namin, na sana kami patawarin nyo. At meron din po kaming pinag-aaral at may sakit pa yung aking asawa ngayon. Sana sir, mapatawad nyo kami sir. Sincere po kami humihingi sa inyo ng kapatawaran. Humingi tawad sa iyo? Naintindihan mo humingi ng tawad? Opo. Pinapatawad mo ba? Hindi. Eh, ganun din sa akin. Ano pong reaksyon nyo bilang kayo po ay taga-Women's and Children's Desk ng barangay, ano? Sige po, gusto ko makuha yung inyo pong saloobin. Eh, sana po, sir, wag naman nilang gaganyanin yung bata. Porque isang musmus, gaganyanin, lulukuhin na lang po nila at lang nga nakawal. Protektan pa nga na dapat nilang karapatan dahil bata to eh. Protektan po natin, hindi tayo matatanda na eh. Sir, tulungan po natin yung bata. Opo. Ganyan na po nga siya. Wala po siyang, hindi po siya nag-aaral. Grade 1 na abot niya. Tapos ganyan po, mahirap po sila. Dapat po, huwag naman po sanang ganun. Makakasa po kayo, mama, tutulungan po rin naman namin siya. Naaawa po kami sa kanya kasi nung kinausap po namin si sir, inimitahan po namin siya sa barangay po namin. Yes, ma. Para po sana kung tatanungan po namin kung kailan niya po ito si JR, pinakita po namin yung picture niya din sa viral video. Sabi niya po, ay, oo, kilala namin niya, binibiro-biro pa nga namin yan. Tapos, tinanong namin siya na, sabi niya, lumapit daw po si JR sa kanya na umiiyak daw po. Tapos, nawala daw po yung 500 ni JR. Ang ginawa daw po nila, pinaghati-hatian daw po nila yung pera para daw po mabuo yung 500 para daw po mabalik kay JR. Nung natuntun po namin si JR dun sa may arayat, tinanong po namin siya, wala naman daw po sa kanya binabalik na 500. Yun lang po yung inaano namin. Ah, nawalan ka rin ng pera? 500? So nawalan ka na ng bangga, nawalan ka pa ng 500 pesos? Kanina, magsisimpatiya na sana ko, sir. Awang-awa na sana ko sa'yo. Pero kung gano'n, pati pera, ninakawan yung bata. Naku, sos. Ay, naku. Naku, sir. Naku. Grabe to, sir. To the max. Ninakawan nyo na mangga, pati pera ninakaw nyo pa. It's your call. Tay. Kanina, sir, sabi ko kanina, pagdating mo, ang lalaki ng katawan nyo, ang lalaki ng katawan, oh, bonjing, ito isa, bonjing pa, laki-laki ng tiyan. Oh. Itong bata, payatot, patpatin, grade 1 lang. Tapos, pag nanakawan nyo pa. Sir, nakikiusap po ako sa inyo, sir. Kuya, maawa naman kayo sa amin. Sana, sir, makakuan naman kayo sa amin. Tay, anong patawarin reaction nyo, po kami, sir. Eh, kung mag-ariglo, eh, pwede naman eh. Mag-ariglo, yung nawala, pwede naman bayaran eh. Pinapatawad mo, basta't arigluhin lang. Okay na sa iyo. Pero magbibigay ng... Yung pong... Yung, ibabalik yung nawala. Tapos yung paninda pa namin ngayon. Pati paninda, tapos quits na. Uulit-ulit sila. Bayaran lang yung paninda namin ngayon. Bayaran lang. Ay, para sa akin, sir, hindi po ganun-ganun po. Basta-basta ganun, sir, eh. Kasi yung ginawa nila sa bata, eh. Na basta quits na lang. Hindi po. Para naman po, sir, kasi para mabigyan naman po ng katarungan, yes, yung ginawa ninyo sa bata. Kasi bata yan, sir, eh. Kami yung mga bata sa Socorro, eh, naalagaan namin yan. Tapos ganun-ganun na lang, quits na lang. Baka gagawin nyo na naman yung ginawa nyo. Baka hindi lang ito ang magagawin nyo. Promise, ma'am. Promise po, ma'am. Bigyan nyo po kami ng isang chance, ma'am. Sa totoo lang po. Hindi po, ma'am. Hindi po mangyayari. Sir, kasi ang issue dito, pati barangay namin, nadamay, sir. Bakit, ma'am? Siyempre, doon po nangyari sa Pitwason po. So, opo, ang sabi doon po sa nagbayaran is, nangyari sa Pitwason. Pati yung mga traffic enforcer namin, parang nadamay po, sir. Kasi sakop po namin ng Pitwason. Opo, kasi sabi po nga ng bata is traffic enforcer. So, nadamay po yung traffic namin. So, gumawa po kami ng paraan para makita po itong bata, para malinis naman po yung barangay Socorro. Ang galing nyo naman, ma'am. Yes po, sir. Palakpakan natin mga taga-barangay Socorro, Quezon City. Ma'am, mabuhay kayong lahat sa barangay, ha? Ang galing nyo po. Bilib ako sa inyo. Okay. Now,
Ano man yung sinasabi ng mga taga-barangay, ano man po yung sinasabi ko, in the end, ang masusunod pa rin si tatay. Kung tutusin kami, magbibigyan na ng guidance dito kay tatay. Pero siya pa rin matutupan, masusunod. Siya yung nasaktan. Boy, wag ka mag-alala. Okay na yan, para. Tawarin mo kami sa ginawa ko sa iyo, ha? JRA. Iwan din mo ulit ng JRA. Hindi na mauulit talaga at may anak din naman ako eh. Ano? Patawad talaga. Sorry ha, JR. Patawarin mo na kami at hindi naman talaga. Tutulungan na lang namin sa paninda mo ha. Kuya. Sir, madam. Masaya na po. Marami pong sorry talaga, sir. Sir. Inabot niyang kamay niya, ibig sabihin pinatawad niya. JR, salamat JR ah. Actually, maganda yung ginawa niyo, sir, kasi mawawala na yung trauma niya. Kanina, takot na takot na makita kayo. Yung pagyakap mo, that's good. Para maalis na yung trauma ng bata. Yung pagpapakumbaba niyo sa bata, nakakatulong yan. Oh. Kanina kasi, nanginginig siya eh. Nung makita silang tatlo, ngayon. Malamig. Kala ko nagigil ka takot. Ang malamig pala. Oh. Okay. Kasi gano'n na lang namin pagpapaalaga yung mga bata sa sukuro. Ito kasi sa lagi na dumadaan sa Araneta. Okay. Oh. Kasi namin pinapakain pa lang sa dumadaan. Eh di, kung dumadaan sa Araneta, di lalo nyo siya dapat pinoprotektahan, binabantayan, because he's very vulnerable, he's weak. Dapat yung mga ganong bata, maliliit, mahihina, yun yung pinoprotektahan nyo. Kahit na hindi kayo peace officer, traffic enforcer kayo, you have to protect him. Yes, sir, kasi sa Araneta kasi, sir, bawal talaga mga illegal vendors doon. Kahit yung bata, sir, minsan tuturuan to. Sila magkakilala talaga ito, sir, ni Mabulay. Kung saan siya dapat. Sir, kung bawal, bigyan kita ng leksyon. Alimbawa, bawal, kahit na bata yan. Then, call the attention of the barangay. Yes, sir. And then, ang barangay na ang mag-deal. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon po, mamaya, alam na po ako sa inyo. Ano kasi traffic lang kayo eh. Sige po. Correct. Lalo pa't bata yan. Yes po. Sila talaga may saklaw. Sige po. Then, ganun naman po, sir. Kinold nyo attention ng barangay. Then, sa barangay, hanapin yung bata. Then, sabihin, bata, nasan ba yung magulang mo? Kakausapin nga ng barangay yung magulang. Mag-usap-usap. Yun yung tamang procedure. Yes, sir. Ganun naman po. So, Tay, pinatawad mo na. Kung ganun, sure ka na doon. Okay. So, ngayon, ibabalik is, magkano ibabalik? Magkano na wala? Apat na paninda? Magkano yung apat na paninda? 150 isa. 150 times 4 is 600. Plus 500 pa. 1-1. Tapos yung paninda namin ngayon, yung lang ngayon. Sir, kasi ilang araw silang hindi nakapagpinda kasi na-trauma yung bata. Yep. Ah. Dalawang araw na hindi sila nakapagpinda. Si barangay, mas nakakaalam. Magkano po sa palagay nyo na wala? Yung mangga niya is 600, sir. Plus 500 na cash. 1-1. Plus yung dalawang araw nila, ngayong araw na anong pa po yung paninda nila sa barangay. Magkano dapat yun? Sa pangatlo na ba? Yes, sir, kasi yung isang araw na hindi sila nagpinda, yung barangay captain po namin is binili niya po lahat ng paninda para naman po maano si sir. Ang bait naman ng chairman niyo. Ang pangalan ng chairman niyo? Ano po ka ba yung Chiodolo Santos po? Chiodolo Santos. Kung nakikinig po si Chiodolo Santos, naku, mabuhay ka. Sobrang thank you ha. Ang galing-galing naman tong chairman ninyo. So magkano sa palagay niyo? Sir, yung binayaran po ng barangay captain po namin is 3,000 po binigay sa kanila. Binigyan ka 3,000? 3,000 yung paninda ko. Ha? Yung paninda ko, binigyan ako 3,000. Binigyan po siya ng 3,000. Ang bait naman ni chairman. Sana all. Sana lahat ng chairman ganito, may pagmalasakit. Hindi ganito ano, para naman hindi dating natin dito pera-pera lang. Ayoko naman magmumukha tayong pera-pera. Kayo ha, hindi ako, kayo. Since hindi siya nakapagpaninda at hindi naman nagalaw yung mga paninda, huwag na siguro natin singilin yon, di ba? Kasi halimbawa, katulad niya, yung paninda niya, yan, 5,000 halimbawa ang halaga niyan. Eh bakit natin sisingilin ng 5,000 yung paninda na yan na hindi naman nawala, nandiyan pa rin naman yan. Buti sana kung nag-perish yan o nadurog, nabulok, pwede natin singilin. Eh, hindi naman nabulok, nandiyan o pwede pa rin itinda yan. So siguro, ang anuin na lang, yung nawala, and then siguro, danus per vicio, siguro ganon. Eh, then barangay will give guidance pertaining to that. Tama ba ako? Kasi ma'am, kung hindi, baka may mga taong magsasalita dyan, pera-pera lang pala yan. Ayoko naman lalabas kayang ganun. So, balik ulit tayo. Yung 600, magkano yun? 500. 500 is 1-1. Tapos, pwede yung dugtungan doon sa
Yung 3,000 na binigay ni Chairman? Yes po, sir. Ano yun? Ibabalik kay Chairman? Hindi po, sir. Parang pinakatulong yan na rin po, sir, para yung paninda niya po. Kasi nung araw na yun, is dinara namin po siya sa barangay. So, ah, tulong na Chairman yun? Tulong po ng Chairman po namin. Ah, bait naman. So, sisigil natin ulit yung nabigyan ni Chairman. Bibigyan natin siya ulit ng another 3,000. Sir, hindi na po. Siguro kasi tulong na po ng Chairman po namin yun, sir. So, hindi natin ipapatong doon yung sa 1-1? Hindi na po, sir, kasi personal niya na pong tulong sa akin. Nga. Kasi akala ko ipapatong pa natin doon. Sasabihin ng mga ibang netizen, teka muna, ibinigyan na ni Chairman tapos bibigyan ulit 3,000. So, ang ano na siguro, sir, danyos na lang siguro. Kung ano sa tingin si barangay? Okay, siya po, sir, ang masusunod eh. Bali lahat. Maaari, 10,000 pwede na. 10,000? Okay. Sa bagay, 10,000 kumpara sa makulong ka sa kalabos at matanggal sa trabaho, nakaredy na yung agency. Ah, security guard pala kayo? Opo. Opo, sir. Matanggal sa trabaho plus makukulong. What is 10,000? A very small, tiny price to pay. Oo, hindi. Oo, sir. Pipirma ka sa barangay, doon kayo magkaabutan. Okay na sa'yo? Okay na sa'yo, boy? Salamat po. Thank you. Ay, you're welcome. Hindi, ibig sabihin sa kanilang tatlo, meron kong sasabihin. Huwag niyo na po ulitin yan. Oh, dear. Huwag niyo na ulitin yan. Dahil magkukulong kayo. Mas maganda siguro tayo, advice ko, next time magkasama na siguro ka magtinda. Nang sa gayon, magbibigyan siya ng gabay. Kung tutuusin talaga tayo, dapat itong anak niya, pinag-aaral niya na lang. Yan nga po, eh, sunod sa sunod daw, mag-aaral daw siya. Eh. Dapat tayo. Ngayon, sumasama sa akin pagtinda. Para makaipon doy. Okay naman yon, kung para makatulong. Diba? Pero mas maganda kung niya sa tabi mo. Nakikita mo. Diba? Eh kung siya malayo, hindi mo na tikita kung ano nangyari sa kanya. Tulad yan. At least kung nandun ka, pwede mo siya i-depensa. JR, Kuya, marami pong salamat ha, sa pagbigay niyo sa amin ng isa pang chance. Promise po, hindi na mauulit po yung ganun nangyari sa atin ngayon. Tutulong na rin po kami sa inyo ngayon na maglako kung saan po kayo. Salamat Kuya, JR. Hindi na maulit yung pagbiro. Pasensya na sa mga nabiro ko sa'yo na hindi maganda. Nangiral na rin sa akin yun. Sa'yo Kuya Marlon, maraming salamat sa pagkano. Bigyan ng pagkakataon sa akin. Ito ba'y tanong na ako, ano? Masarap ba'y mangga na? Ano, kinain nyo? Anong pinansaw-saw nyo? Suka, asin, bagong sir? Nabulok siya eh. Hindi mo kinain? Hindi po. Imposible. Ba't mo pa kinuha kung hindi mo kakainin? Nakalimutan ko sir eh. Nakalimutan mo? Opo. Tinawala ko. Hindi na hinimala yung bata. Nabulok. Nakalimutan ko po doon sa box. Nakalimutan mo? Oh, sayang yung apat na selopen. Pinabayaan mo lang. Ikaw? Di umuwi pa ako. Di ka naman po dala. Ikaw, nadala mo? So nabulok yung mangga. Yun ni Banda, nabulok din. Sa limandaan sir. Hindi. Oh. Nahulog din eh. Nahulog? Talaga naman. So, yung apat na mangga na nilagay mo sa likod mo, nabulok. Opo. Tapos yung 500, nahulog. Nakarma. Nakarma. Tanong yung mga netizen kung may naniniwala. Hindi, ako'y curious lang. Ito kung sakali lang, halimbawa, hindi nahulog. Oh. Ano sarang gagawin mo sa 500? Pambibili lang po ng kanya. Na, yung pagkain yun. Pagkain. Tapos papakain mo sa pamilya mo, ano? Sa kundo lang po, sa mga, dito sa mga kasamahan, sir, kung sino. Ito akin lang, hindi ka ba ng konsensya, sir, na pera to ng bata na pinaghirapan, inako ko sa bata. Hindi pa pumasok sa isip niyo yun, sir? Pumasok din, sir, na huli na po eh. Huli na? Opo, kaya po... Siguro mas malakas yung bulong ni Taning, ano? Kaya, sir, sincere po ako talaga na humingi talaga sa kanila, sir, ng kapatawaran talaga. At ayun nga po, pinatawad po kami ni Kuya sa kanila ni JR. Naging malaking aral po sa amin yun. So, maraming salamat po. Hindi po, idol. Nakinabang ka. Ay, ikaw lang pala, sir, doon sa 500. Ano saan ang pagkain bibili mo, sir, kung sakasakali? Yung po saan ng KFC. Ilang KFC na mabibili sa 500? Tatlo po ata. Tatlo. Apat. So, dalawa sa iyo, tapos tingin isa sila. Siyempre, malaking katawan, mataba ito eh. Siyempre, kain itong dalawa. Tapos na isa, tingin isa. O, tapos, anong panulak? Tubig na lang, sir. Tubig. Tapos yung mangga, yun yung dessert. From Hardy National. Wow, nahulog. Patawa naman kayo, mga Bonjing. Napakagaling niyo magsinungaling parang si Dimples, alias Linda. Ano pa? Meron pa po. Real talk, pag mahirap talaga at walang pinagtatakot na magkaso. Sana magsibing araw po, hindi lang sa inyo, kundi sa lahat ng mga traffic enforcers, sa lahat ng mga SG, na dapat
yung mga mahihirap nating kababayan, lalo yung mga mahihina, maliliit, eh, tinutulungan, pinoprotektahan. Hindi natin inabi-abi. Okay, salamat po sa inyo na. Maraming salamat po. Okay, since nagkapatawaran na, pinapatawad niyo na sila, Tay, pati ikaw, JR, testigo yung mga taga-barangay, inabsuelto niyo na sila sa anumang pananagutin, meaning as far as kaso is concerned, tama? Basta't magbayad ng 10,000. Opo. Okay sa iyo? Opo. Ngayon, yung 10,000 ang bayaran mangyari sa barangay. Doon, sir. Opo. Doon kayo magkapirmahan yung kung ano na pag-usapan dito, si chairman, tsaka sila testigo, pag nabigay yung 10,000, wini-wave nyo yung inyong karapatan na magdemanda, in-absolve nyo na siya. Ikaw ang pipirma in his behalf kasi minor to, hindi po din pumirma to, tama po? Yes, sir. Pipirma ka, absolve to na. Okay sa yon? Okay. Now, gusto ko lang pasalamatan muli yung mga taga-barangay. Ako po yung taus-pus na nagpapasalamat sa inyo. Tagahangan nyo po ako dun sa ginawa nyo, lalo kay chairman. Talagang mayroon kayong concern sa mga bata. Tapos hinahanap nyo pa talaga. So, marami rin mga netizen na pahanga po sa inyo. Gano'ng katagal si chairman naging chairman sa inyong lugar, ma'am? 1.5 years pa lang po si Doc Ted Santos po. Mm-hmm. Bagong chairman. Bagong chairman po siya, sir. Mabilis din yung kanyang ginawang pag-aksyon, ano? Yes po, sir. Yun po talaga ang adhikain niya. Mapaganda ang barangay Socorro po, sir. Ngayon, matanong ko lang po sa inyo, sir. Tapos na ito, huwag kayong mag-alala. Kasama niya ba sa trabaho ninyo magsaway ng mga vendor? Eh, security guard naman kayo, hindi naman kayo traffic enforcer? Doon po sa kwan, sa pag napasok lang po sa, ano, sa may loob ng mismong Araneta City po. Pinalalabas lang po namin, sir. Doon siya titinda sa loob ng Araneta Center? Sa pituwasan po siya. Kami po ang dapat maninita doon, sir. Ang bait nyo naman taga-barangay, pinahango nyo naman ako ng for the second time. Sir, ang nanguhuli lang po talaga may karapatan doon, sir, is yung MMDA. Correct. Kami po wala. Sinasabihan lang po namin sila na bawal po sila magtinda doon. Kaya po yung sinasabi nila na sinaway nila, wala po silang karapatan magsaway kasi sakop lang po nila, sir, is Araneta. Ayun. So, ibig sabihin, sa labas ng Araneta nagtitinda, yes, itong si Jules. Sa labas po yan, sir, sa labas. Opo, doon na po daw siya nagpanin, doon na siya dumaan lang sa... Oh, sa labas pala ng Araneta. Opo. Ibig sabihin, pinagtripan nyo lang talaga ito, sir. Napagkatuwaan. Napagkatuwaan yung dalawa. Hindi naman total sinita, sing bawal. Kumbaga napagsabihan lang kasi doon kasi kami nagpapahinga pag walang traffic, doon din kami kumakain. Nagpapasalamat po ako pa pinatawad kami ni sir, ni okay. Sir Marlon, tsaka ni JR. Ito na yung mga, ito na yung pinaka-gift mo sa akin ngayong araw ko. Thank you, JR. Ah, birthday mo ngayon? Apo, maraming salamat po, Sir Rafi. Birthday rin niya ngayon, JR. Happy birthday. Salamat, JR. Ito mo, binati ka pa ng happy birthday nitong bata to. Eh, ilang taong ka na, JR? 12. Ilang kayo magkapatid? 7. Bunso ka? Panglima. Saan yung ibang kapatid mo? Sa Marabon. Anong paborito mong laruan? Barel. Wala ka mga damit? Wala. Mawala lang ito. Maluma na ito. Gusto mo bilang kita ng mga damit mo? Opo. Kasi magaling ka magtinda. Okay, bilhin natin ito ng damit, saka laruan, saka yung sapatos. Ano? Opo. Ano pang gusto mo sa akin? Christmas gift ko sa'yo. Bigas namin. Bigas? Oh, bigas lang pala. Ano pa? Mga gamit namin sa bahay. Oh, ano pa? Mga kapatid ko, laruan. Ganito na lang. Yung Sam si Kay, yung mga kapatid niya, bilhan mo rin mga damit, ano? Tapos bilhan mo rin sila ng bigas, groceries. Sige, papasyal ka namin, bigyan ka namin ng bigas, groceries, laruan, pati mga kapatid mo. Hanga ako sa'yo kasi masipang ka. Ngayon, Tay, pwede mo naman paaralin to sila dahil meron naman 4 P's. Kasi, Tay, talagang dapat nasa eskwelahan to. Oh. Pagsikapan mo kasi, may kasabihan nga tayo, ang kayamanan natin, tayo mga magulang, ay yung ating mga anak. Ang pwede lang natin may pamana sa kanila kung hindi tayo mayaman ay yung edukasyon. Huwag natin ipagkait yung edukasyon sa ating mga anak. Mm. Hindi po pwedeng dahilan yung mahirap lang kasi ako kaya hindi ko siya mapag-aral. Nandiyan naman yung ating gobyerno na para tumulong, marami pamamaraan. Ha? Kawawa din naman siya. Bigyan natin siya edukasyon. Kasi yung mga kapatid niya, mga nag-aaral naman yung iba, yung tatlo eh. Magkano ba kinikita niyo po, Tay? Sa mga 1.5, 2.5 sa pag dito tumal. Magkano po sa isang araw kita niyo? Minsan 2.5 eh. Nito na yun. 2.5? Malaki din pala. Malaki naman ang gastusin ko eh. Nag-aaral na tatlo. Ah. May school ako eh. Tapos si Mason din nagtatrabaho? Hindi, nag-ano lang mga bata. Eh, ito, magkano man kinikita nito?
Ay, lahat na yan, kasama na yan dun sa tubig. Pero kung siya lang, magkano kinikita niya? Minsan, 1,000. Tapos may nag-alap sa kuleyo. Medyo meron. Kapos-kapos ngayon kapos kung meron pa nagkukuleyo. Ay, ang upahan, tapos yung kuryente, tubig. So, bakit itong napili niyo magtrabaho? Matulong ba ako? Puro babae yung mga kapatid niya. Isa lang lang lalaki. Ako lang lalaki. Anong mensahe mo, mga kapatid mo? Ako, naghahanap buhay. Mag-aaral kayo mabuti para sa inyo. Hindi pa ito nagtungtong ng grade 1? Grade 1 lang. Saan school? Probinsya namin siya. Probinsya? Oo. Oh. Bilan mo ng 2 sakong bigas. O, oh, diba? Tapos groceries. Walang sasakyan eh. JR. Tapos, anong gusto mong type? Kotse? Walang sasakyan. Papunta rin sa amin eh. Ayaw mong grocery. Alam ko, kotse? Una na lang. Ha? Una na lang. Ano no? Puna lang tatay para hindi ako magtinda. Anong punan kailangan? Tatay ko para hindi na ako magtinda. Yung punan sa pagtinda. Magkano punan? 5,000 eh. Yung paninda ko kanina. Oh. Kasi inutang ko lang yung kanina yung pinamili ko eh. So kailan mo 5,000 punan? O sige, pingit na 5,000 punan. O may bigas, grocery, damit, tapos punan. Ano pa tay? Hindi, kailan po bang bahala dun? Eh, talagang mahirap kami. So, kung bibigyan kita ng puno ng 5,000, pwede mo nang pagulungin yun? Ah, pwede na yun po. O, tapos bigyan kita ng bigas. Hindi ka problema sa bigas. Hindi ka problema sa mga groceries. Pwede na po ba yun? Okay na yun. Apo. Tapos bigyan ko tayo mga damit, pamasko. Salamat po, Lugtin Tantos, sa tulong mo sa akin. Salamat din po dito sa mga barangay. At trabaho namin po yun, kuya, na paglingkuran ang nasasakupan namin, sir. Mga ate, salamat po sa inyo. Thank you po. Walang ano man. Thank you po, sir, man. At least magsisilbing aral po sa inyo itong tatlo, ha? Next time, o butit pinatawad kayo. Paano kung hindi kayo pinatawad? Nako, child abuse po. Mabigat na kaso po yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. Child abuse, kulong yon. Matatanggalan pa kayo ng lisensya sa pagka-SG. Ilalakad namin na hindi na kayo maging SG habang buhay. Sa sosya kami lalakad. Tapos masisibak pa yon. Laking sakit sa ulo. At least nagkaayos na. Okay. Sige po. Salamatan ko muna itong mga taga-barangay natin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tight. Thank you. Boy. Thank you, boy.